bagong gabi. Kasama na natin online. Like and follow ang RPTV social media accounts para lagi kang Hoy, at kung paano niya sinusubukang maging best partner para kay partner para kay Elise at maging matipat para makapag-provide sa kanilang pamilya. Panawagan niya sa netizens, huwag daw ilagay sa isang category o kahon si mga... Kung naririnig natin mga kaibigan, mayroon siyang sounds pero walang picture. So yan ang ipinapagawa sa atin ni Manong at pinaservisan sa atin. So sa ating mga kaibigan, mga bago at dati, isang magandang araw po sa ating lahat. Isang CRT Type TV ang ating gagawin ngayon mga kaibigan. So medyo pa-face out na yung mga ganitong at TV. So maaaring mayroon pang sentimental value kay Manong ito. So ang unang gagawin natin dito ay i-check natin yung supply ng CRT. So body sa heater yan. So kailangan mayroon siyang 4 volts. Yun yung supply ng pinaka-ilaw ng picture tube. So syempre mayroon siyang high voltage. Mula naman yan doon sa flyback. So pwede rin na i-adjust natin yan doon sa screen. So dalawa ang adjustment dyan. Isa sa screen, isa sa focus. So yung screen ang doon din yung brightness nyan. So bago yan, i-check natin itong CRT board. So dati na nating customer si Manong kaya tinawag tayo at sinerbisan natin ito sa kanilang bahay. Itis natin yung heater. So sa test natin dito mga kaibigan, meron naman supply yung heater. Yan, bali tatlong pins na nandyan, heater, ground, tsaka yung screen na supply niya. So dun sa screen nasa 180 volts yan, dito sa heater nasa 4 volts. So mukhang okay naman yung supply. Pwede mag-adjust sa screen. Ito naman mga kaibigan yung playback. Pwede rin mag-adjust dyan sa may screen para magkaroon ng tao or lumiwanag siya. So yung taas niya na yung focus. So ina-adjust lang yan ng kahit konti lang. So magkaka-retrace line kasi pag napasobra yung adjust. So yan din yung nagsisibing brightness. Dalawa. Ano yung capacitor niya? Hindi, mayroon siyang capacitor. Babag na. Okay. Hindi natin makita yung value. Pari yung 1,000.
So basic repair lang ang gagawin natin dito, mga kaibigan. Bali, check natin dun sa cold solder o yung mga loose connection. At papalitan natin yung mga capacitor diyan. So linisin natin kasi baka may mga corrosion diyan kaya nawala yung picture niya. Pero sabi dito ni Manong, nag-iba yung kulay niya. Nung mawala yung picture, o yung sound na lang ang natira, na bali nagkulay red siya. O minsan naman nagkukulay blue. So malamang dito sa RGB yung problema niya. Meron kasi siyang drive na tatlong kulay o tatlong transistor output. So basta screen sa screen. Gagawa rin kayo dati ng TV? Ay, hindi. Wala, mekani ko ako eh. Ah, ng sasakyan? Oo. Kaya dyan sumakit ang dewa ko eh. Pagbuhat eh. 1, 2, 3, buhat na. Bigat lang na ang mekani ko eh, no? Oo. Yung ibang ang mekani ko, sabi, mas maganda pa yung kuting-ting. Maganda pa yung masana, electrician na. Medyo maganda. Hindi na ako makatayo nang hindi nakaawak sa isang kamay eh. Mano, yung may-ari. Dati, wala. Ngayon eh. Kailangan nakahawak ng isang kamay. Okay lang kasama si Manong. So, nagpalit din tayo dito ng mga capacitor. At chinek din natin yung mga cold solder dyan. Nag-resolder tayo, mga kaibigan. So, itetest na lang natin to, mga kaibigan. O sa ating mga ka-technician na gumagawa pa rin ng mga ganitong CRT type na TV. So, bali, na-check na natin yung mga cold solder. Nagpalit na tayo ng capacitor dito. So, nalinis na rin natin. Kasi, possibly may mga corrosion na to kasi may kalumaan na nga. So, ipakikita lang natin dito nung ina-adjust natin yung screen ng flyback. Pag pinipihit natin para magliwanag, mamatay yung TV or nawawala yung picture. So, sa pagkakasabi sa atin ni Manong, nagkulay red siya o pumula yung picture niya bago nawala yung tao. So, maaaring yung drive ng color niya o yung color amplifier niya, bali tatlong transistor yan dito sa CRT board. Maaaring nagli-leak na yan or shorted. So, hindi na lang natin napakita, bali nilinis natin yung kulay red yan. So, nakalagay naman sa CRT board kung anong transistor yung para sa red, para sa blue, or sa green. So, tatlong basic color lang yan. So, yan yung ating pag-adjust. Kung makikita natin, pag nagliwanag na yan, mag-o-off na yung TV. Or mawawala yung picture. So, ang ginawa natin dito, nilinis natin yung
pinaka pins nung transistor. Maliit lang naman yan. So yan yung pinaka color amplifier na pagkakaalam natin. O yung pinaka output drive ng kulay. So maaaring nag-leak yan dahil nga sa may kalumaan na siya. So ayan, kung makikita natin, nawawala yung liwanag niya o yung picture pag itinutudo yung screen ng flyback. So yun lang ang ating may share na idea kung paano natin na-solve itong walang picture na television ni Manong. So doon natin nakita yan sa may CRT board. Solusyon talaga dyan, bigyan ng production support yung ating mga lokal na magsasaka para nang sa ganun ay maging stable yung price natin sa lokal na pamilihan. Pero kung titingnan natin sa staking period na binabanggit namin, ay 3 piso lang ang itinaas naman ng farm gate price ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Kaya parang presyong palugi pa rin, no, yung ating... So yun mga kaibigan at mga ka-technician. Ito natin nakuha sa CRT board yung pinaka-trouble niya. Kung mapapansin nyo na pag ina-adjust sa screen at lumiwanag na, nag-off na yung picture niya. So kailangan pang i-off ulit yung screen ng flyback para bumalik yung picture. So maaaring nagsushort na yung drive ng red transistor niya, yung pinaka-output. So yun lang mga kaibigan, salamat sa panonood at magandang araw. Ang bagong kapatid, kasama na natin online. Like and follow ang RPTV social media accounts para lagi kang